Digital Moment. Okay, good evening. Ito na naman ako. Noong nakaraan, mga tinatalakay natin lagi tungkol sa printer at nakakatuwa naman maraming nagtatanong tungkol sa kung anong gamit na ink na, para sa kanila makakatulong. So ngayon talakayin natin kung ano ba talaga yung mga klase ng ink at ano yung ink na babagay sa inyo. Kung pang negosyo, kung pang sarili, kung ano man, kung saan nyo gagamitin. Ano-ano ba yung iba't ibang klase ng ink. Sa ngayon, personal na yan, meron ako iba't ibang klase ng ink na ginagamit. Katulad ng pigment ink, merong sublimation ink, merong eco-solvent ink, meron din naman dye ink. So, may kanya-kanya pong gamit yon, may kanya-kanyang ano yung pinakamaganda sa kanila? Yun yung katanungan na pinakamahirap sagutin, yung kung ano pinakamaganda sa kanila. Kasi may kanya-kanya silang karakteristik, may kanya-kanya silang pinaggagamitan. Halimbawa, gagamitin mo lang naman sa mga dokumento, yung mga karaniwang dokumento, kahit yung mga original na ink ng Epson, yung mga unang labas sila, karaniwang po doon ay dye ink. Ano yung dye ink? Yun po yung parang malabno na malibnaw. Ito, katulad nito. Ano ko na rin kaya sample? Ito yung mga, yan yung dye ink. Malabnaw na malabnaw po siya. So, iwas po yung bara. Kasi pagka dye ink, dahil nga sa labnaw niya, hindi siya ganun ka-komplikado gamitin. Ano lang ang pinagagamitin niya? Mga dokumento po, sa bond paper, sa mga ano, yun yung karaniwang ginagamit siya. Ang isa naman po na ginagamit din natin na ink, yung mga bagong labas din ng Epson na gumagamit na rin sila ng pigment ink na tinatawag. Yung pigment ink na tinatawag naman, ano advantage niya? Advantage naman ng pigment ink is yung karaniwang na ginagamit sa picture. Picture, ginagamit din sa dark transfer, yung pantatak sa damit ay pigment ang kailangan mo. Ano advantage ng pigment? Ang pigment, pag pinataka mo ng tubig yung papel na pinagprintan mo, hindi siya basa-basa nakalat. Actually, hindi talaga nakalat. Yun ang kagandahan ng pigment. Yung talaga trabaho ng pigmenting. Mas mahal nga lang siya ng konti. Kumpara sa kung peking ink ang ginagamit nyo, third party na ink, kung nakukuha nyo ng 40 ang dye ink o mas mahal pa ng konti, mga doble nun o triple nun ang presyo ng pigment ink. Okay, pero kung gagamitin mo nga sa pamprinting, mas mainam yung pigment ink kasi nga yung picture mo hindi kumakalat. Tapos pwede mo na rin siyang gamitin sa pan-dark transfer o yung pandamit. Kaya ano naman yung isa? Sublimation ink. Sublimation ink naman, ito yung ginagamit din sa pagtatatak. Pagtatatak ng mug, yung mug press. Pagtatak ng mug, o kaya naman ng t-shirt. O yung mga sublimation print, doon siya ginagamit. Ang presyo naman niya is mas mahal pa siya ng konti. Sa ngayon dito sa atin, mas mahal pa siya ng konti kaysa sa pigment ink. Konting-konti lang naman. So, sa ganun siya ginagamit. Kapag naman ito ginamit mo sa papel o sa mga pictures, iba ang kulay na ito. Yun ang pinagkaiba niya. Kaya hindi mo siya pwedeng gamitin kung pang picture, hindi talaga kubra yung sublimation na ink. So kung papansinin mo, silang tatlo, magkakaiba talaga pinaggagamitan sa kanila. Saan ka pinakakikita? Depende po sa paggagamitan mo. Kung pang dokumento lang lahat ang ginagamit mo, pinakakikita ka kung pang business isa, dye ink ka pumunta. Pero kung gagamitin mo rin sa picture, pinaka-advisable pigment ink. Kung pandamit naman siya, sublimation ink lang ang pwede mong gamitin kasi sublimation ink lang yung magta-transfer ng ink. Trabaho niya kapag pinrit mo na sa sublimation paper, using heat press, may transfer mo yung image na ginawa mo. So, ano naman po yung eco-solvent? Yung eco-solvent ink, ginagamit naman sa mga large format printer. Yun po yung gamit naman niya. Pagka ginamit mo siya sa ibang halimbawa sa printer na maliit, pag ginamit mo siya, lulusawin po niya yung kasi masyado matapang po yung kanyang ink. Kaya ang ginagamit lang siya sa mga nagta-tarpaulin printing. Tarpaulin printing, halimbawa,
depende sa head nila yan, kung ano yung gamit nila na ano. Tapos yung isa pa pala, yung solvent ink na tinatawag. Yung solvent ink naman, mas matapang pa siya kaysa dun sa eco-solvent ink. Pero sa mga large format printer din, sa mga Apollo na, yung mga mapapasin nyo, mas mababaho na yung amoy nung ano. So, sa ganun siya ginagamit. Kaya, pag ginano mo, magkakaiba po talaga pagkagamitan nyo. So, ngayon, kung isa lang ang kailangan mo kaagad, na ano, at alam mo, magsisimula ka pa lang, ano yung pinaka-advisable sa kanilang lahat? Siguro, kung magsisimula ka pa lang, ang pinaka-pwede ko sa yung i-recommenda, mag-start ka na nga, ang unang-unang printer ink na kailangan mo siguro is yung pigment ink. Bakit pigment ink? Yung kung ano yung function nung sa dye ink, halos lahat yung pwede mo na makuha sa pigment ink. Medyo mataas nga lang ang presyo ng ink. Ang kagandahan lang, kung ikaw ay nag-ID picture, o kaya naman nagtatataka na using dark transfer, pwede mo na siyang gamitin. So, meron ka ng pang-document, may pang-picture ka, may pang-tataka pa ng damit. Sublimation, wala kang alam talagang pang ano, pang mga dry fit or pang ano, pang-dark transfer lang ang pang-tatak mo ng damit. So, ibang ano na talaga yon. Pero kasi kung mag-sublimation ka, hindi mo naman siya pwedeng gamitin sa picture at saka sa ano. At karaniwan, pag nagsisimula, yun yung malakas. Ibig sabihin, yun yung bubuhay sa'yo. Yun yung unang magpapatatag sa'yo, yung ID. Kagaya ko, halimbawa, sa ngayon, nasa 16 years na ako sa printing, pero nung una ko talagang mga taon, unang mga limang taon ko, is halos picture ang bumubuhay sa akin. So, sa mga ink na yun, ang pinaka naging kakampi ko talaga is yung pigment ink. Yung eco-solvent, yung solvent, saka ko lang nakilala yan, dahil kumbaga, nung nagkaroon lang ako ng tarpaulin machine. Pero, syempre, kung nakikipagparan ka lang, hindi mo kailangan yon kung nagsisimula ka. Kaya nga, kung isang printer lang kailangan mo at isang set lang ng ink ang magagamit mo, yun yung pinaka-advisable, pigment ink. So, price range naman niya, kung didirekta ka ng Odeon, doon ka mamimili, o kaya kung mamimili ka talaga sa mga direct supplier, usually ang dye ink, nag-ahalaga lang niya ng mga nasa 30 pesos. Sabihin natin, hanggang 35 siguro. Kapag naman yung pigment ink, nagre-range lang rin yan ng mga 100 hanggang 120. Siguro kung mga branded talaga na ano gagamitin mo, is mga 150. Yung sublimation naman natin, nakukuha lang yan ng mga 150 hanggang 200 pesos. So, ganun yung ano niya. Yun yung price range niya na so kung mag-start ka, pigment, tapos may dark transfer ka, pati sa mga photo paper, pasok na pasok yan, napakaganda na ng quality niya. Tapos yung sa printer naman, yung mga nakaraang kung ano doon, makikita nyo kung ano yung mga printer na ano. Kaya kung bago ka lang dito, subukan mo panoorin yung mga nakaraang kung vlog, makikita mo kung anong printer ang babagay sa'yo. Marami naman yun. So, pwede ka mamili na lang doon kung ano yung babagay sa'yo. Tapos, kung nagustuhan nyo, palike na lang. Then, subscribe ka na rin kung bago ka. Para at least lagi kang updated kung ano yung mga bago natin tatalakay. Ngayon kung may gusto kayong matalakay natin na ano, pwede nyong i-comment para at least pag-aralan ko. At kung alam ko naman may isubo ko sa inyo, may ano ko rin sa inyo, may payo ko rin sa inyo kung ano yung mga base lang sa experience ko. Ayun lang, salamat.